Hi guys, it's me Sheena and welcome back to my channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo, i-share ko sa inyo kung paano ko ba tinatanggal yung watermark sa may KineMaster every time na nag-e-edit ako dun. So, kasi kapag nag-edit ka sa may KineMaster, usually kailangan naka-premium ka, kailangan magbayad ka para wala siyang watermark. So, without further ado, let's get into the video. So, first, para makapag-edit ka ng video mo, kailangan mo lang i-install itong dalawang application na to. Itong KineMaster at itong YouCut Video Editor. So, punta ka lang sa may Play Store or App Store. Install mo tong dalawang application na to. So, kapag na-install mo na siya, click mo tong KineMaster. Pwede ka na mag-edit ng video mo. Click mo lang to. Then, dun sa ratio, click mo yung 9 to 16. And then, ayan, pwede ka na mag-edit ng video mo kung anong gusto mo i-edit. So, ako, para mapakita ko lang sa inyo kung paano ko siya in-edit, try lang natin itong intro, itong video na ginawa ko. So, okay mo lang. And then, kung makikita nyo, ayan siya. May KineMaster na nakalagay sa may taas. So, kapag tapos mo na mag-edit ng video, i-save mo lang siya. Export. And ayan, so nakasave na siya. Tapos, pag nasave mo na siya, punta ka naman sa my YouCut Video Editor. Itong new project. And ilagay mo doon yung na-edit mo na na video. Tapos, kung makikita mo, ganyan yung itsura niya. Tapos, meron pa rin Made with KineMaster na nakalagay. So, punta ka lang sa my crop. And then, dito may mga size or mga ratio na pagpipilian. So, click mo tong 16 by 9 na pang YouTube. And then, check. And then, ayan na siya. Wala na siyang watermark. So, save mo lang. Hintayin mo lang siya mag-save. And then, tapos na siya. So, makikita mo na siya sa video mo. Ito na siya. Yeah. So, wala na siyang watermark. So, that's it for today. Thank you guys for watching.